So, today guys, magbablog tayo. Ito yung daanan namin papuntang church pag kami ay nagsisimba. Wala pa kasi ditong may-ari, kaya dito kami nag-shortcut papunta sa simbahan. So, susunduin ko yung kapatid ko at saka yung pamangkin. Nag-igib kasi sila ng tubig at isinama nila si... Nila si Bibi at saka si Sik. So, pagsundan ko sila, medyo malalayo lang, lalakarin ko lang. At dito ako nag... Dito ako nag-shortcut sa daan. Ayan. Pero may may-ari na dito. Itong dinaanan ko, may may-ari na. Nabili na yan, kaso hindi pa nila tinirika ng bahay. Kaya pwede pa kaming dumaan dyan. So, yan. Ito na yung church, guys. Yun, oh. Yung malaking building na yan. At saka ito yung puso dito. Pag summer time, ay hindi siya nauubusan, guys. Lahat ng buong tao dito sa barangay, dito kumukuha. So, ito lang talaga ang hindi na nauubusan ng tubig. So, miracle kasi malapit siya sa church. So, yan. At saka may bubon. So, ito yung daan. So, marami ng bahay din dito. Pasensyahan nyo lang, medyo shaky tong video natin kasi naglalakad lang tayo at kamay lang yung ginagamit ko, guys. So, dito din kami kinasal, guys, itong church na to. Shortcut na lang para mabilis. So, ayan. Ayan yung parish church namin. So, maraming mga panggatong dito. Tomorrow ay Sunday, kaya naglilinis sila sa loob. May naglilinis. Chay-chay! Chay-chay! Ang may-ari dito sa lupa ng church, yun yung may-ari sa lupa na binilhan namin. Tapos, dinonate lang to 1 hectare po para sa church. So, malawak papunta pa dun yung lupa ng church na dinonate ng may-ari. So, yan. Ano na dito eh? 5 o'clock. So, yan. Lakan-lakan lang tayo. Shaky man. Baka masyado kayong mahilo sa video na to dahil shaky. Yan. At saka yung dalawang tindahan na yan, mga wholesale yan. Yung isa dito, bigasan. Yung isa, grocery. So, dyan din kami minsan bumibili pag hindi kami nakapunta sa bayan kasi parehas lang rin yung price. Medyo malikubok lang dito pag naglalakad kasi dahil may rough road, hindi pa natapos yung daan. So, alikabok talaga, lalo na pag ulan-ulan. Pag ulan naman, maputik. So, ito yung binigay ng may-ari. So, 1 hectare yan, malawak siya. Marami silang pwedeng mataniman. Ito, may mga tanim dyan sila. Yan. Isa lang may-ari dito. Sa lahat ng lupa, hindi naman lahat ng lupa, pero nung binilhan namin ng lupa, mas malawak yung pagmamay-ari nila sa lugar namin. Yung daan, ito yung daan papunta dun sa binilhan ng tubig ng kapatid ko. Pero dito tayo sa loob dumaan. Ayan,
sa dito sa may bundok. Iwan ko lang kung makakadaan kasi parang marami ng pinuputol na kahoy dito. Ayan. Sige, pasok tayo para makita ninyo. Ito yon. Dito ako dumadaan dati noong may baboy din ako dun sa tatay ng bayaw ko. Dun ko nilagay yung baboy ko dati. Ayan. Ito ay mga puno ng mahogani, guys. Ayan. At binibenta itong mga kahoy na to, I think. Pero, balik na lang ako. Baka kasi, hindi ko maanuhan sila. Kasi pag dito ako dumaan, baka dun sila sa kabila dumaan. At, hindi ko sila matagpo. So, yan. Hindi naman delikado pag dumaan dito. Pag araw. Siguro pag gabi, medyo nakakatakot kasi mga puno ng kahoy dito. Yan. Malawak na puno ng kahoy. May malaking mga kahoy din. Pero dito ako laging dumadaan before kasi malapit. Shortcut kasi siya sa daan. Palagi tayong shortcut. So, yan guys. Bumalik tayo dito. Hindi na ako shortcut kasi baka kasi dito na dumaan yung mga yung tricycle na dala ng pamangkin ko. So, hindi kami magpanagpo. So, maano lang yung araw. Ayan, kita nyo na ako. So, kaya sadya ko talagang sinundan sila para makapaglakad-lakad na din. At saka, kasi dalawang bata yung hawak ng kapatid ko. At saka may mga dala silang mga container. Pero may ano naman, tricycle at saka itatali lang nila yung sinabi ko, italian lang yung mga container para hindi malaglak. So, yan. Dati dito kami naglalakad. Exercise every morning. So, ngayon medyo wala na. Long time ago na yun. Tagal ko nang hindi nakapaglakad-lakad. Laging nasa bahay lang. At, lumalabas lang ako pag may kailangan bilhin sa bayan or gatulad nito. Actually, doon talaga, every time, doon lang talaga ako sa bahay. Madadatnan nyo talaga ako sa bahay kasi umaalis lang talaga ako pag may pinupuntahang importante. Pag wala, all the time nasa bahay tayo. So, yan. Maganda dito kasi ang daming puno ng kahoy at malamig. Ito yung sabi ko sa inyo na pinuputol nila na tinitinda yung mga binibili yung mga puno ng mahogani. So, yan, tinakpan nila. Yun, natapos na yan, at chinso na yan. Dito, Buhay Probinsya. Wala lang masyadong mga bahay dito dahil mga private property itong iba dito, guys. Pero doon banda sa amin, marami ng bahay. At saka, pag-iikot natin dyan, may mga bahay din, pero madalang lang. Hindi katulad doon banda sa amin na dikit-dikit na yung bahay doon sa may highway. So, yan. So, tumigil muna tayo. Kasi baka na mahilo na talaga kayo at sobrang shaky itong video na to. Pala guys, hindi ako dito dumaan sa shortcut na to kasi hindi na ako makakadaan kasi maraming mga punong kahoy na natumba at saka hindi siya natumba sa kusa, pinutol talaga siya dahil gagawing mga ititinda yan sa mga furniture shop. So yan, buti na lang nagbago isip ko kasi pabalik din ako sa daan. Ito ang daan. Marami itong daan dito, parang ano to dito guys, hindi isa lang ang way. Maraming sanga-sanga ba? Nagsanga-sanga ang mga dalan diri guys. Yun, Bisaya na ta. Bisaya na lang kakaroon guys, kay kura isa diri naglaroy-laroy. So, muna ni, medyo layo-layo pa akong kuan, mga duha pa kalikuan. Ang atong lakawon. So, mauna ang Buhay Probinsya. Ganahan ko yung ani nga maglakaw-lakaw para exercise ba. Hindi lang pwedeng puro ra lingkod sa balay kay atong mga ugat-ugat. Di na magkuan. Di na ma-exercise. Isang bahay dito. Stop muna ng sandali. Ayan.
Tatlong liko na to, guys. So, daghag mga puno diri nga sa kawayan. Kaya usually ang ginagamit diri ah, labi na kung magpatukod og balay sa mga breeze-breeze. Guys, mga kawayan. Naini agi nga tricycle. So, marami diri, dako diri nga lupa. Mao ni among kalupaan kung si kuan pa Paul Rain. Hi sis Jane, shout out. So, yan, mga private property yan. Nakabakod. So, mga mayaman yung mamayari dyan kasi malaking lupain eh. Pakinggan nyo yung mga boses ay tunog ng mga So, ayan na sila guys. Nakalabas na sila sa binilhan nila ng tubig. Kasi yung tubig namin dito, iniigib. Yan.